Alam nyo, yung pag-uusapan natin ay isang installment loan app na madadownload po sa Google Play Store. May mga nagsasabi na wala daw bawas pag umuutang sa loan app na to. At may nagsasabi na ang laki ng bawas. Kaya guys, I decided to visit Madali Loan. Installment loan daw siya. At sabi niya ay maaari siya magpahiram ng up to 20,000 pesos. Longer term to reloan. Get cash with 3 steps. Easy to approve. Tingnan lang natin guys. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. Disclaimer muna tayo kasi minsan nakakalimutan ko yung sabihin that this video is not sponsored. It's based on my personal experience. So, dati ko na itong na-review guys because that time, may nagsabi na itry ko daw siya because installment siya. 2 payments, 10 days apart, at wala daw bawas. Unless na lang kung yung mode of payment or disbursement na pipiliin mo is MBWillier or RD pawn siya. So, yun yung ano ko and ito po yung naging term sa akin. So, pero, yun, binasa ko yung comments at ang dami parang hindi siya nagugustuhan. And just today, may nag-comment po na hindi ko raw siya dapat na i-recommend dahil hindi daw maganda yung loan app na to. So, this time, I decided to give it a try. But take note, meron na akong dating account dito kay Madali Loan. Also take note guys, recently lang, Madali Credit, na parang ganun-ganun din yung style niya. Yung OTP na matatanggap mo is galing kay Madali Loan. Doon naman, hindi po ako na-approve guys. Dahil nagtaka ako, kasi akala ko bagong loan app eh. Nung nilagay ko yung phone number ko guys, nagtaka ako bakit andun na kaagad yung details ko. Eh, a-approve pa rin ba ako ni Madali Loan if, say for example, na-detect ng system nila na nag-download din ako ng Madali Credit. Ayun guys, so dinownload ko ulit si Madali Loan and since dati, dinilit ko siya kasi hindi ko naman tinake yung offer niya, siya ulit ng mga permissions or nagpaalam siya na i-access niya yung SMS log, yung location, at yung camera. Kailangan mag-agree ka dito para makapag-continue. Lumabas yung dashboard niya at sabi niya 18,000 pesos daw yung kanyang maximum loanable amount. Nalilito ako kasi sabi niya dun sa Google Play 20,000 pesos, di ba? Loan term daw is 91 to 180 days. Pero kung first time mo, huwag kang ma-expect na long term ka kaagad. Kasi nung ako, yung first time ko siya sinubukan, 20 days lang po kasi 10 days apart. Ayun, so zero interest daw for high credit users. Okay, fine. And guys, sabi ni Madali Loan dun sa kanyang privacy policy, narehistrado pa siya sa Securities and Exchange Commission under sa Quark Financing Corporation. But that doesn't mean that this loan app is okay for everyone. Also, you need to be aware na sabi niya rin dun sa privacy policy that kung 2 days kang overdue at hindi ka makontakt, then tatawagan po niya yung personal reference mo. So, can somebody please tell me kung aside sa personal references na binigay mo, magkocontakt din ba siya sa iba? Let me know in the comments below. So, ayun guys, kasi mag-a-agree ka po dun sa privacy policy. Ikiklik mo yung next step, syempre magpapadala po siya ng OTP sa cellphone nyo. Yung OTP niya, manggagaling po kay Madali Loan, tura din sa yung nag-a-apply ako doon kay Madali Credit na dinownload ko pa sa iOS, guys. Di ba last time, nag-review ako ng Madali Credit? Or doon ko nalaman na yung account ko kay Madali Loan parang andun din sa kay Madali Credit. So, dahil nagka-disgusto ako sa loan app na yon sa kay Madali Credit, pinadelete ko yung account ko. Ngayon, ginamit ko yung same number. Si Madali Loan naman, kasi di ba, syempre, dinownload ko siya ulit. Nilagay ko yung phone number. Nawala rin yung record ko, guys. Ayun, para bumalik ako sa zero. So, yung loan app na to, hihingi po ng information. Aside from your phone number, yung email address, marital status, children number, educational level, monthly income, occupation, loan type, current address, company name, and loan purpose. Hingi din siya ng reference person. So, 4 po yung reference persons na hingi niya. And take note, diba? Sabi sa privacy policy kanina na kung 2 days ka na overdue at hindi ka makontakt, pwede niya itong i-contact. Piliin ang mabuti kung sino ipanglalagay niyo dito, ha? And hihingi siya ng Facebook name. So, para sa akin, pag humihingi ng Facebook, guys, parang, time to run na yan. Pero nasa inyo, kung utang pa rin kayo, ha? And also, aside from that, hihingi siya ng withdrawal method. So, naman sa ID, syempre, pipicturean mo yung ID mo. Pwede mong kunin sa phonebook mo at sa, or magpipicture ka, syempre, hihingi niya yung access sa camera mo. Please, proceed with caution. Mga IDs na tinatanggap niya, UMID, GSIS, SSS, PRC, passport, PhilHealth, driver's license,
Pag-ibig, voter's ID, national ID. Pinicturan nyo yung ID nyo, just make sure na clear po. Kasi ika-capture nyo yun, mag-fill in the blank siya. Mag-i-evaluate siya kung pasado ka sa kanya o hindi. So may mga 60 seconds bago malaman kung pasado ka. Nakakakababes. So this time guys, hindi po na-approve yung aking application. Na-experience ko sa loan app na to. For example, nung dati kay Madali Loan, na-approve ako. Ito pa nga yung aking, yung aking result, yung kanyang offer sa akin. Pero marami sa inyo yung nagsasabi na meron pala siyang bawas. So, ganun pala siya sa iba. Depende po sa information na na-provide nyo. And then, nag-apply ako kay Madali Credit na bigla ako na yung account ko. Ando na pala sa kay Madali Credit kaagad. E, phone number pala yung binigay ko. Kaya, hindi ko na-approve yung aking application. Pinadelete ko. Ngayon, nag-try naman ulit ako kay Madali Loan. Hindi na po na-approve yung application. Duda na ako mga best. That is why dapat alam nyo yung expectations kapag kayo nagda-download ng mga loan app. Ang dami nyo kasing sinasabi na maraming mga loan apps na magkakapatid or parehas lang. Iba lang yung pangalan. At because of this experience, dito ko guys na-feel na parang totoo nga. Pero this is just our theory. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa backend nila eh. Pero based on this experience alone, it feels like si Madali Credit at si Madali Loan are just one and the same. Pero I don't know with you guys. Nasa inyo po kung gusto nyo mag-proceed. Pinakita ko po sa inyo yung steps. Yung dating na-approve sa akin is yung binawa sa akin is yung service fee lang. Kasi emulier po yung ano ko. At malaki-laki rin yung interest niya ha. Pero two payments po siya. Pero ang labo rin guys. But I suggest you visit my other video about Madali Loan for the full experience. Charot, full experience. You can apply up to 20,000 pesos and get 20 to 42 days duration with installment. Apply now daw. Note lang ha. So kung ang e-wallet, wala na siyang additional fee. So pag-click mo ng confirm, ayan, na-assess. Pag-click mo ng confirm, lalabas to, yung parang circle, iikot-ikot siya ng 60 seconds. Check, nag-a-assess, nag-review, yung ganon, at lumabas yung kanyang offer sa akin. At yung offer niya is 3,000 pesos. Hindi siya buo dahil yung pinili ko ay emulier. Kung pinili mo kasi yung mga e-wallet, wala po siyang ikakantas. So kung 3,000 yung offer niya, pag tinake mo yung loan, 3,000 din yung matatanggap mo. Pero take note na yung babayaran mo, 2 payments. 10 days apart. Kasi andun po pati yung approval. And I think I can only conclude that, you know, ito lang yung makukonclude ko based sa na-experience ko with Madali Loan. Mapapayo ko lang sa inyo guys is pag-isipan ng mabuti kung kayo maglo-loan dito o hindi. Because, nakita nyo naman yan sa video ko. Also, the link to Madali Credit na na-download sa iOS is also found in the description box. And kung meron kayong mga loan apps na gusto mong pasilip sa akin, please let me know in the comment section. And I'll see you on my next vlog.